tayo mag-change oil, linisin muna natin mga areas kung saan tayo gagalaw para hindi naman napasukan ng buhangin or graba yung ating makina. Linisin natin itong area na ito kung saan natin saan tayo maglalagay ng ating oil. Kasi minsan dito, lalo dito sa ibabaw na ito, may mga buhangin, graba na iiwan. So siguraduhin lang na malinis yung area na yun. Kung may sponge kayo, mas maayos. Toothbrush, mas maayos. Yan, linisin yung area na yun. Maraming ka. Ang drain ito, nasa ilalim. Pansin yung bolt na yan. Yan yung ating drain plug. Doon na naman tayo sa kabila kung saan natin lilinisin ang ating strainer. Yan, sa baba. Dyan. Ito yung ating strainer. So dyan, kailangan tanggalin yan. Ito ang tayong pasahan para mag-dry naman siya kahit konti bago tayo magsimula. Tsaka bago tayo magpalit man lang or bago tayo mag-change oil, dapat hindi malamig yung makina natin. At least warm. Kumbaga kung napaandar mo ito galing kambya, at least 30 minutes is warm pa yung makina. Yan, ayos na yan. Pwede na yan. Pwede na tayo. So ngayon, ready na tayo. Malinis na, walang buhangin or graba dyan. Nice, nice. Okay. Yan, pwede na natin simulan ang pagtanggal ng ating drain plug. Para mabuksan ang ating drain plug, kailangan na natin ang number 12. Teka, kita ba? Yan, number 12. Para doon, mabuksan yung ating bolt at ang ating pangsalo. Ang pagbubukas po is counterclockwise. Kulay niya ngayon, hindi pa ganun kait. Medyo kaitim at yun na rin. Maitim na. Okay, siguro ito lang linisin ito. Kasi paggagamitan pa natin. Gagamitin ito mamaya. Siguro ito yung malinis. Ang galing yung washer niya, linisin din. Kung sakali may balay, may mga graba, buhangin. O kahit anong dumi, matanggal natin bago ito ibalik. Then, linisin, linisin niya mismo yung threads. Iwas na rin sa kung ano mong makasagabal sa pagbabalik natin. Ayan. Antayin lang natin hanggang talagang wala nang tumutulo. And another way na para mas mabilis siya is itagilid natin konti yung ating motor papuntang kaliwa at kanan pala. Tilt lang natin para mas maglumabas pa. Kasi minsan hindi nakakalapas lang. So, pwede nyo i-tilt sa right, pwede nyo i-tilt sa left. So, hanggang mula nga talagang tumutulo. Ayan, sway-sway nyo. Ayan, pansin nyo may lumalabas pa. So, sway lang. Ayan.
kabila na naman. Okay, wala ko siya. Pwede nyo lagyan ng pampatong sa tabela. Ayan, ganyan. Para magtagilid siya ng kaunti para sa iyo. Mas mabilis yung tabela. So ngayon, hayaan na lang natin siya tumulo dyan hanggang maubos, hanggang wala na talaga lumalabas. Balik naman din sa kabila para linisin natin yung ating strainer. Alright, so ito yung strainer natin. Yan, mismo na yan. So, kailangan natin ng 17. Oop, di yan. Kailangan natin ng 17 socket wrench. 17. Kita ba? Yan, 17. Or itong wrench to. Dahan-dahan lang. Okay. Yun. So, ating natanggal ang ating strainer. Pansin nyo na tumi. Ayan. Ito. Ayan. Engine gasket. Galing sa pabrika. Ano pa ba? Ito para may mga buhok. Saan galing yan? So possible kung saan galing yan. So ito kailangan every time you change oil ka linisin to, kasi para may naproprotekta sa makina mo kung sakaling may makapasok na debris dito, lahat papasok sa salain niya. So, linisin natin. Maganda talagang linisin ito gamit diesel, or kung walang diesel is kerosene. Kung wala talagang choice, ibang choice, gamitan na natin ng gasolina. Alright, so pansin nyo, malinis na. Oop, and malinis na siya. Pwede natin ulit ibalik. But siguro doon, huwag kalimutang linisin din dito para sakali may naiwan pa, matanggal na siya. Unahin natin to sa pagbabalik. Ang paglalagay niya is dapat ganito. Okay, balik dyan. Una yan. Tapos itong spring naman. Oop, may naiwan pa. Tapos itong spring naman to, ito dapat nakaharap to sa labas. Ganyan siya dapat pagpasok. Alright, pasok natin dyan. Yun. Tapos sunod naman natin yung cap. Ang paglalak naman is clockwise. Ano lang ulit. Tama lang. Okay, halipat naman tayo sa kabila at ilagay na natin ang ating bagong oil. Alright, so since wala na masyadong tumutulo, pwede na natin lagay na ating bagong oil. Ito ang gagamitin natin, galing sa Honda SL10W30 mineral base. Hindi pa siya full synthetic, mineral base po siya. Meant for Honda Beat or Honda Click po ito na mismong oil. So ito yung gagamitin natin ngayon. Okay, number one natin gagawin, since natinanggal natin itong drain plug, kailangan natin siya ibalik. So
Siguraduhin na malinis to, walang kung ano-ano. Pati tread, malinis dapat. Siguraduhin walang sagapal dyan. Iwas natin loose thread. Yan. Balik natin ang lock crush washer. Ang washer niya. Tapos, balik na natin sa makina. Siguraduhin na natin linisin yan bago tayo magpalit. Bago natin ipalik yung bolt. Linisin natin na maigi. Siguradong walang... Ang pag hihigpit po is clockwise. Ngayon 12 ulit. Higpitan na natin. Huwag masyadong mahigpit para hindi mag-loose thread. Tamang-tama lang. Yan, ayos na. Okay. Alright, ngayon naman tanggalin na natin to para makapaglagay tayo ng bagong oil. Para iwas gasgas, gamitin natin ng trapo sabay pliers or kung ano pwede nyo gamit, pwede magamit, and buksan siya clock counterclockwise. Napakabilis. Alright, so paano natin manalaman kung ilang liters ba or ilang ml ba kailangan natin para sa makina ito? So dito pa lang sa dipstick natin nakikita nyo may 0.7 liters. So, 0.7 liters means is 700 ml. Ang oil natin nabili from Honda is 0.8 liters or 800 millimeter. Yan. Net content 0.8 liters or 800 ml. So mag-iiwan tayo ng 100 ml, which is dapat dito itong guhit na yan. So sabihin natin pang pito na kayo nag change oil, so by the time na pang pito nyo may libre na kayong isa litro. Basta ilagay nyo lang dito yung tinuhanan yung iba, yung sobra ng iba hanggang mapuno to. At least may libre na pang change oil sa ika 8,000 kilometers. Kailangan gamitin ng funnel para hindi tayo magkalat. Alright, siguro na yung malinis ang ating funnel para siguradong walang dumi papasok ulit. Ito medyo mahirap to. So, kailangan natin tsikain. So, yan na po ating 100 ml. So, yan ang iiwan natin sa ating oil. So, dapat ang ating oil level nandito. Kita nyo may mga cross markings dyan. So, dapat nandyan na sa itaas. So, subukan natin i-dip. Alright. Tama-tama, nandyan sa pool. Pwede natin ibalik yung tapos na tayo sa pag-change oil. Pero bago man tayo, bago natin palitan, o bago natin paandaran yung motor, since nag-change oil man tayo at linis natin ang ating strainer, linisin na rin natin ang airbox natin. Baka sakali may mga dumi-dumi, linisin na rin natin. Okay, napakadali lang. Ilang screws lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 screws para buksan natin ang airbox.
seems to be okay. Isin natin dyan. Dumi. Pwede pwede pa. Airbox natin malinis rin. So, problema. Puta lang natin. Minsan kasi madumi dito. Lalo depende sa kung saan ka nagmamaneho. Kung may pumupunta ka ng rough road area. So, syempre. Dudumihan yan. But, hindi lang nakakasakit kung talagang kailangan natin buksan. Ito, tuloy ito. Madumi. So, iisin na natin konti. Alagyan natin itong air filter. Linis sa ating air filter. So, ganun lang po ang pag-change oil or parang ng PMS na rin tayo. So, change oil. Ito po yung first change oil niya, 1,000 kilometers. Tapos, nilinis natin ang strainer. Ang ating naman, since gumagamit ako ng mineral based na oil, for engine oil, every 1,000 ako magpapalit kasi mineral based siya compared to fully synthetic na pwede kong mag-change oil to up to 2,000 kilometers kung gusahin ko. For the meantime, on the specific muna na oil ang gagamitin natin or sa scooter ko. Ang kanina namang transmission fluid or ETF, every 4,000 kilometers so still have like 3,000 kilometers pa to spare, then pwede ko napalitan yung ating transmission fluid. So, all in all, yun lang po ang ating change oil, linis ng strainer, and linis ng ating air filter. So, hopefully nakatulong to sa inyo kung baguhan pa kayo. Ang ating Honda Beat is the Passion Sport version. Thank you po. Anything else?